hindi biro mag-acquire ng linyadang gusto mo sa mga na-experience namin bilang bago. Una, kung halimbawa mag-acquire ka muna ng breeding mo at kung seryoso kang fancier talaga, kahit paano financially capable ka. So second, kung walang magpapayo sa inyo, mag-YouTube kayo. Yung mga vlogs ng mga fanciers, yung mga vloggers natin dyan na nagpe-feature ng mga winning lines, marami kayong matututunan. Acquire your lines dun sa tested na. They have records na nag-champion yung mga ibon nila sa mga races. Siyempre kung medyo pricey, dapat pag-ipunan natin yon. Kung gusto talaga natin maging competitive sa sports na to. Para sa akin, no, second na lang yung ano eh, yung mga accolades pag nag-champion ka. Kaya kami pumasok sa pag-ibon is for stress. Makita mo lang ang ibon mo, satisfied na eh. Ngayon, kung pag nagpanalo sila, bonus na lang yon para sa aming magkapatid. Sa Friars Loft ko, trial and error, nakahanap ako ng feed formulation na akma. Sinasabi ko yung formula ko, yung regular feeding program, magaganda lahat ang kondisyon ng ibon ngayon. Malaki ang improvement nung gumawa ko ng sarili kong feed formulation. Try mo rin mag-experiment, walang masama. Kaya nandyan naman yung mga vloggers natin, sinishare yung mga experiences nila, at least malaman ng mga baguhan. Hanggang sa makita mo yung tamang sistema. Ngayong taon, magko-concentrate kami sa OLR. Nagiging normal na yung situation natin. Yung pagsali natin sa mga local races, medyo maapektuhan, lalo na pag sa pag-low fly eh. Kung hindi mo masyadong matutukan, mahirap naman, kawawa rin ang ibon. So ngayong taon, 2022, magko-concentrate kami sa OLR. Hindi ako sasali sa ano sa South Derby race. Ang ginagawa ko, puro North Derby races ang sasalihan ko. Self-training tos ang ginagawa ko sa mga ibon. Ako mismo, binabak sila. May mga pigeon toss sites na ako na ginagawa. Sa akin, puro North races ako ngayon. Wala akong sasali ang ano, South races. Ibon namin na nag-solo, overall champion, and solo young bird champion, ang linyadang ginamit namin galing Kaiser Melchor Galtera. Ang pangalan ng ibon na yun, si Super Crack. Ang dam naman nung nanalo namin ibon sa RMC, Alphonse, galing Kaiser Nelson Chua. Pinangalanan namin disgrasyada yon. Na-acquire namin yon nung nagpunta kami kay Sir Nelson. Pinakita ni Sir Nelson yun, may tama, galing sa training. Nagkaroon ng interest ang, ano, ang brother ko, doon pa lang, kita mo na yung will to return or will to go home eh. Nandun yung homing instinct niya. Kahit ano mangyari, uuwi at uuwi yun. Ang ginagawa namin ng kapatid ko, kada training, nagki-keep kami ng record kung pang ilang rank siya. So aside dun sa mga sumaling ibon, nirarank rin namin siya dito sa mga entries namin. After ng 19 training, actually siyam na lang yung live birds namin nun. Pampito siya dun sa siyam na yon based sa ranking namin. Ang top namin nun is yung rank number 1 sa siyam na ibon na yon, nasa rank 76, tapos merong sa rank 89, merong 104, 120, 124, 129, tapos ito na nga 176 si RMC 1970. Pagdating ng Derby proper, ang rank ni 1970, panlima sa pito. Hanggang sa, yun nga, ang naging resulta nga, after nung 5 laps, yung 5 laps na yon, apat na lang natira kasama si 1970. Sa start ng first Derby lap, yung apat na yon naging tatlo na lang. Pagdating ng second lap, ang nakauwi lang, siyam. Ang nakauwi ng Daybird noon, lima. Si 1970 nakauwi. Siya ang kauna-unahang pumasok the next day, 6:30. Siya ang unang nag-clock nung umagang yon. Pagdating ng last lap, dito talaga abangan kasi siyam na ibon na lang yung naglalaban. Ang sabi namin, basta makauwi lang to, okay lang, walang problema. Nagulat na lang kami nung hapon, biglang siyang una nag-clock. Nakauwi, hindi siya nag-second day bird. Tayong lap champion, third lap. Tuwang-tuwa kami ng brother ko. Siya nag-solo champion sa young bird and solo overall champion sa RMC. Malaking karangalan ng ibon na to, sa totoo lang. Wala siya sa top talaga eh. Pero biro mo siyang nakadulo, siyang nakatapos ng lap. Siyang nagbigay ng honor sa amin, sa loft namin magkapatid. Ang pagkakalam ko ha, parents nitong si 1970, si Super Crack, saka si Disgraciada,
noon, both for speed. Speedbird siya. Medyo deceiving kasi kung speed ang pagbabasa yan, hindi siya kasama sa top namin in terms of speed eh. Pero definitely, may homing instinct. I think yung sire, galing kay Sir Melchor, matindi homing instinct nun, kaya lang na-focus kasi sa speed, na-overlook yung homing instinct. Nandun yung will ng ibon na makauwi kahit anong mangyari. Yun ang una naming golden pair kasi sila nakapag-produce ng at least ng champion dito sa Knight's Lock and Golden Knight's Lock sa aming magkapatid. So ang plano namin ng brother ko, yung dito sa breeding station namin is concerned, ang ipoproduce namin dito for OLR. Ang maganda nga ngayon is maraming OLR na nag-uusbungan eh. Plano rin namin salian yung ESM OLR kay Sir Eric Magno. Then meron pa rin isa eh. For now, OLR concentration namin, if ever na mag-participate kami sa local races, pang NDR lang. Advice ko lang, maging sports tayo sa larangan ito. Kahit saan namang palaro, merong nananalo, merong natatalo. Tanggapin natin kung ano mong resulta. Ang isa kong natutunan actually sa OLR is dapat talaga unawain, basahin, unawain, intindihin yung mga rules. Katulad nga sinasabi ng ibang fanciers, ang naglalaban dyan, mga ibon. Hindi naglalaban dyan yung kapwa fanciers natin. Kaya hindi dapat mag-away o magkasagutan, hindi magkapersonalan. Kasi ang mga ibon ang naglalaban dyan. Ang gusto kong personally pasalamatan, katulad ng mga na-mention ko kanina, ang si Sir Nelson Chua, Dennis Rosales Palma, Sir Melchor Galotera, Sir Reggie Cruz, Sir Norman J. Tuaso ng Superman Love, Sir Manny Zamora, siyempre sa Wingmaster. Sa totoo lang, ang gamit namin na patuka is yung Wingmaster Breeders. Yun ang nagpapatibay sa amin. Kaya yung mga young birds lumalabas dito ngayon na isasali namin, healthy lahat. Continuous learning kami. Hanggat tumatagal siguro, marami pa kami matututunan sa iba ring fanciers, sa mga magiging kaibigan din namin. Continuous learning. Hindi umihinto eh. Hindi porket nagpanalo ang linyada mong ito, totally, yun na yung magpapanalo sa'yo. Dapat mag-improve ka. Lahat ng mga well-known fanciers and serious, pinag-aaralan nila ang lipad ng ibon nila. Kung anong kulang, pupunan nila. I-improve mo pa rin kung anong pwede mong i-infuse sa bloodline na yon para mas lalong tumibay. Ngayon, going serious talaga kami, maging competitive sa sports na to. Misa, may hindi pagkakunuan dahil gusto niya to, ito hindi ko gusto. We meet both ways. We meet halfway. Hindi lang naman tama opinion, hindi tama opinion ko. So we should meet halfway. Kung saan kami magkakasundo, siyempre on his part kasi nasa stage siya, hindi niya alam ang actual na nangyayari dito. Update lang. Ako nandito mismo sa operations. Nagpapatuka, nag-aalaga, naglilinis, lalo na doon sa flyers dock. So alalay lang. Nagko-complement kami pareho. Ako si Jun Mirano ng Knight's Love. On behalf ng kapatid ko na si Jojo Mirano ng Golden Knight's Love. Team Knights!